Sabi ko kay Gladys, Chick, paano mo tatapatan si Marimar? Eh, nagpabawas siya ng ribs. Ang liit-liit ng bewang niya. Ang sexy! Oo nga! Mas kumakanta-kanta pa, di ba gumaganong-ganong sa salsa-salsa doon? Ano ba ang storya niyan at umabot ng 5 taon talaga ang Mara Clara? Since block timer ang Mara Clara before, siguro kasi syempre pag hinihingan ka ng ratings, ganyan, commercial load, yun lang naman normally ang nagiging ano sa amin. Tapos, papatawag kaming lahat, family ng Mara Clara, on our second year, dapat aalisin na si Mara Clara, mag-e-end na siya. And then, our director then, si Direk Emil Cruz, siya rin kasi yung writer. Siya rin ang nag-compose ng theme song ng Mara Clara. Ayun naman, yes, correct. So, ang nangyari nun, humingi siya ng extension. Lahat kami nakiusap kung pwede higyan pa po kami ng extension. Noong time na yun, si Ma'am Charo nakasuot ng puti. Tapos, nagawa yung extension, tumaas yung rating ng very, very light, tapos bumalik uli sa dati niyang rating, tapos binatawag kami uling lahat. Nakaputi uli si Ma'am Charo. Yun din dapat titigbakin na kami. Tapos nakiusap uli kami, please, ano po, isa pa pong ano. Kaya may part siguro din na bumibilis yung takbo ng storya, biglang babagal, biglang bibilis. Tapos yung final na tawag sa amin, siguro that was our almost fourth year. Nilabas na yung Sana Naman. Pinatawag kami uli. Nakaitim na ngayon si Ma'am Charo. So, syempre, kami bilang parang pangatlong beses na kami pinapatawag, parang feeling namin ito na talaga yung katapusan namin dahil nakaitim si Ma'am Charo. Tapos, kumpleto kaming lahat doon. Tapos parang wala na kaming maidadahilan ng extension eh. Kasi parang naibigay na, parang ang dami ng chances na binigay sa amin. Tapos sinabi sa amin ni Ma'am Charo na since ang taas ng rating ng Mara Clara and si Marimar at nung time na yon sa Channel 13 ay talagang putok na putok din, itatapat si Mara Clara kay Marimar. Magiging 6:30 na kami, so nadagdagan na kami ng mga equipment sa set. Tumagal na yung taping namin. Dati sa isang taping day, makakashoot kami ng mga 62 sequences isang araw. Grabe! Pero, ang maganda sa 62 sequences na yun, may tatlong lipat ng location yun, pero 7 PM tapos na kami. Wow! Yes! Ganun. Hindi kami napupuyat. Wala, hindi kami napupuyat. At saka, nagpapalit kami ng costume sa set. Takip lang ng kumot, palit na ng damit. Takip lang ng kumot, palit na ng damit. Ganon, wala, napaka-cowboy ng buong cast ng Mara Clara. So, doon kami lumaki ni Gladys. So, hanggang ngayon, kahit sa ang set mo kami ilagay, kahit sa gitna pa ng EDSA yan, pag sinabi mo, magpalit kayo ng damit, bigyan mo ko ng kumot, magpapalit ng damit ko dito. Ngayon, kumot o malong, ayan, papasok na kami sa loob ng malong, ayan na, magic. Paglabas na may iba na costume namin. Wala kailangan magpago siya rin. Eh, kailangan ko ng air content. Kailangan ko na ganito. Kailangan ko ng ganyan. Basta kung saan kami isalpak, dun kami. So, wala pang tent nun, no? Oo nga. Oo, walang air content nun. Kaya maganda din nun araw kasi magkakasama kami sa isang kwarto, lahat ng artista, so nag-uusap kami. Tapos wala namang cellphone na may mga text, Instagram. Yes. So, wala namang self ng kung anik-anik. Nag-uusap kami, nagkikwentuhan kami, nagbibiroan kami, nag-aasaran kami, tapos share-share kami ng pagkain. Napakasarap ng taping namin before. Kasi talagang wala eh. Wala kang chance na hindi makipag-usap kasi ang sarap ng kasama mo sa pangkabuuan, kahit crew, nakikipagbiroan. Kaya sanay kami sa mga lapel kasi yung crew hindi namin pinapagalaw hanggat maaari. Ako na po yung lapel, ako na magkakabit. Alam naman niya pag sinabing may, sis, ano yung term na ginagamit? May, yung gasgas. May scratch. Ano may scratch. Pag sinabi may scratch. Nagsascratch yung lapel. Alam namin ayusin ni Gladys yan. Si Gladys mag-aayos ng lapel ko o ako mag-aayos ng lapel ni Gladys para wala nang delay. Okay. So, ano kami? So, nung nadagdag ng equipment namin, biglang may dolly na kami. Meron na kaming panther. Yung panther, yung parang tumataas-baba yung camera na ganun. At tumagal na yung taping namin. Yun na, inaabot na kami ng midnight. Inaabot na kami ng alas. Hindi kami sanay mapuyat.
yun talaga yung... Pero siguro pinakaliit natin yun, di ba sis? Midnight lang? Oo. Midnight lang, di ba? Pagdating na alas 9 ng gabi, hindi na kami nagsasalita ni Gladys kasi hindi kami sanay mapagod ng buong araw. Yung dapat tapos na to kanina pa eh. Pero dahil ang dapat namin ay si Marimar at prime time na kami, so mas nagkaroon na ng lighting director, nagkaroon na ng ang dami na elevate na standards, kumbaga. Yes. So, yun naman yung magandang nangyari sa Maraclara. Kaya umabot din kami ng 5 taon kasi nagdagdag din ng ABS ng mga ibang ganap along the way para mapantayan namin si Marimar na natapatan namin ang ratings. Yeah, di ba? Yes. Nga. Ano yun? Diba sobrang... celebration yes. talaga yun. Kasi, tama. Di ba? Parang, sabi ko nga kay Gladys, chick, parang matatapatan si Marimar. Eh, nagpabawa siya ng ribs. Ang liit-liit ng bewang niya. Ang sexy. Oo nga. Tapos kumakanta-kanta pa, di ba gumaganong-ganong, sasalsa-salsa doon. Tapos kami, kaya ginawa naman namin, salsa pala siya, o kami naman, sampalan, pak, pak! Kaya ginawa naman. Wala, ligwak si Marimar. Yun ang sayaw, yun ang dance step ng Maraclara. Oo nga, di ba? Oo, di ba? Kasi di ba sila noon, mga, ang lalaki ng acting, di ba, pagka Mexican novela, talagang yung mga ano nila. So, doon naman kami nahasa din ni Juday na 2-hog, 3-hog, 4-hog. Ibig sabihin, walang cut yun. Dire-diretso, tapos yes. dapat, alamin, matandaan mo ano yung blockings mo. O sa sequence 3, dito ka sa harap nung ano. Sa sequence 4, dito ka sa ano. O sequence 6, dito ka. Means, di ba kay Direk Wen din, sis? Kay Direk Wen naman, minsan 10-hog. Ganyan. So, dapat alert ka. Dapat lagi kang alam mo kung ano yung gagawin mo. Kasi 10 eksena na dire-diretso, na walang cut, kailangan alam mo. Parang gano'n. Yun ang mga training namin. Alam mo dapat. Sa serye. Oo nga. So, nahasa din pati ano? Ano, memorization skills. Yung dapat alam ang lines. Ah, yeah. Diba? Kung 10-hog, oh my God. Yan. Kasi kung 10-hog yun, even direct show lamangan ginagawa yan. Pag-akyat ng emosyon, ano yung emosyon sa first hog, sa third hog, sa fourth hog, kailangan alam mo yon. Kasi pag masyado ka namang nadala, magka-cut. So either babalik kayo ng first hook o mag-cure or so hassle naman. Ah, shucks! Okay. Yan kailangan pag-hook talaga. Good, ano, ha? It was a very good training for us na sana may ganun ding training yung mga bagong pasok ng mga artista ngayon kasi talagang mahuhulma talaga sila. Kahit saan sila ilagay, buo na sila.